丢生灵魂魔那那巴巴里诺萨伊欧巴格玛蒂玛拉巴爱的母的诺萨伊欧无帮马刚达南阿阿摩昂迪瓦布依那尼尼姆迪普马拉哟塞哟昂布苏库依那米米格迪库马瓦那依塞哟凯拉恩库巴格亚马迪迪库马南Kailan tatamuin ang patawad mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ititipon tayo ito sa Santa Misa ng Lunes de Santo. Ay kalawang araw na ating Semana Santa. Bilang paghahanda sa ating Santa Misa, ihanda natin ang sarili at tumitay ng kapatawaran sa Panginoon. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng manghel at mga banal at sa iyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nagpapasubusaw tayo sa aming kahinaan ay makabangon nawa at mapagnindigan pakundangan sa pagkapasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan,
upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga paganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Ari naming Yesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda si roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasa ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudiyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kanya'y maraming Hudiyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating imanghelyo sa araw na ito na Lunes Santo,
narinig natin sa Ebanghelyo ang maraming tao, halos lahat sa kanila ay kilala natin na magit sa ating Ebanghelyo. Nais ko lang bagitin ng ibang tao na nagbigay, sabi natin, leksyon para sa atin kung paano nating patutunguhan ang Panginoon at ibang tao. Ang una ay si Maria o Maria Magdalena, ang kapatid ni Lazaro at Martha. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano binuhusan ng pabango ang paa ni Kristo upang ipakita kung gaano kaimportante ang Panginoon sa kanya. Kung ba'y kilalang kilala na nila Martha, ni Lazaro at ni Maria si Jesus, kilala nila na si Jesus ay isang Mesiyas, isang tunay anak ng Diyos. Kaya alam nila kung paano dapat tratuhin si Jesus. Kaya ang ginawa ni Maria, ang ginawa sa Ebanghelyo, talagang pinigyan niya ng pabango ang kapapaan ni Kristo upang ipakita kung gaano yung respeto at importansya ni Kristo para sa kanya. Nang ginawa ni Maria ang bagay na ito ayon sa ating Ebanghelyo, ito naman si Judas Iscariote, at kilalang kilala natin siya, no? Siya yung kontrabida, no, sa ating ating Holy Week. Ano sabi niya? Nakita ang ginagawa ni Maria, kriritites niya, sabi niya, mas mabuti pa na ibenta na lang yung pabango, no? Upang gamitin sa ibang bahay, sa ibang bagay na dapat gawin. Pero alam natin kung sino si Judas Iscariote. Mahilig siya sa pera. Siya isang magnanakaw. Pati si Kristo dinakawan niya dahil ipinagbili niya sa Kristo sa mga Hudyo at siya'y namatay. Kaya makikita natin ang kaibahan ni Maria at ni Judas Iscariote. Si Maria binigang importansya ang Panginoon dahil alam niya kung sino ang Panginoon. Ang Panginoon na Mesiyas, na naging tao, nagpakasakit, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Kaya ganun ang respeto at importansyang ginawa ni Maria dahil alam niya, yung taong yun, si Jesus, ay ang nagligtas sa atin, ang ating Mesiyas, ang ating mananakop. Samantalang si Judas Iscariote, alam na natin, ang Judas, mag-Judas na, pag nabanggit natin yan sa atin, masama. Dahil alam natin kung paano, anong ginawa niya kay Kristo, binenta Kristo sa mga Hudyo, at iyon ang dahilan kung paano nagpakasakit, pinako sa krus, namatay, at muling buhay ang Panginoon. Alam natin ang kakaibahan ng kanyang pagtingin kay Kristo. Ang pagtingin niya kay Kristo ay pwedeng kwartahan. Dahil binigyan siya ng mga salapi ng mga Hudyo upang ituro kung sino si Kristo. Mga kapatid, ang tanging nating itanong sa pagkakataong ito, nasa ikalawang araw tayo ng Semana Santa, Lunes Santo, paano ba ang ating pakikitungo sa Panginoon? Sino ba ang Panginoon sa ating buhay? Binibigyan ba natin importansya ang Panginoon sa ating buhay? O mas importante yung ating sarili, yung ating trabaho, yung ibang tao, at palagi natin kinakalimutan ang Panginoon? Hindi siya priority. Siguro maaaring priority siya pag Holy Week lang, Semana Santa. Pero the rest of the days, etsipwera ang Panginoon. Hindi siya importante. Naway sa buhay natin, huwag nating kalilimutan ang Panginoon. Naway sa buhay natin, laging number one ang Panginoon sa buhay natin. Dahil alam natin, ang Panginoon ay hindi nakakalimot sa atin. Ang Panginoon ay lagi nating kasama. Tayo lang nagkakaroon ng amisya, nakakalimot sa Kanya at hindi natin siya naaalala. Patuloy nating sambahin,
Pasalamatan ang Panginoon at patuloy tayo na humihingi ng grasya at gabay sa Panginoon upang patuloy natin paghandahin ang relasyon natin sa Kanya, sa ibang tao, ganun din pati sa ating sarili. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ang ating pagkain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghay mo ang ginaganap na iyong paghahain na iyong nilalaan upang matupad mo ang maibigay sa amin at pangunahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Nababanagan na namin ang pagdiriwang sa pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-akol sa kanyang pusang loob na katapatan at maganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa na manghe na sisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan, tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nag-inamay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung mga lalang kabulob na ito upang para sa amin maging katawan dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago yung pinagtisang kusulo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon na buod sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot siya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ang bagot walang gantipan. Aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat at tumuloy sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama mo kami kaming salo-salo sa katawan ng krugo ni Kristo ay magbulo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama yan sa Kanya, ang lahat ng panalangin papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang magkakapatid at isang pamilya, sabay-sabay nating awitin ang tinurong dasal na ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, suma sa langit mo, sabayin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iariyo mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tulad naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang I love.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagwan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Dilimot ka, Baba. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo yung sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang misteryo ng hapis at luwati pagdiwang ang tinap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagin mo sa aming pakundangan sa iyong patnubay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petra, China, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, uwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-unayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagbibigay alam po na magiging one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana mula sa Huwebes Santo hanggang Linggo ng Muling Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mahal na araw, tayo ay mayroong pagpapakumpisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito ay sa 8 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 1 at 5 na hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Biyernes Santo ng hapon. Gayon din naman, ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Cruz sa ganap na 5 na umaga mula sa Barangay Isidro Sur. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay nanyayahang makiisa. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga istasyon sa paligid ng simbahan hanggang sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo maging kawangi si Kristo sa taimtim na padalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukaan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa magamit na ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at ari ng Panginoon at ng mga santong magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo makapanginiin Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating Santa Misa, ipahayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ng buhay itong pag-ibig na tunay.